everyone. Last time ay galing tayo ng Bicol and I must say na naging epic ride talaga siya. Para malaman nyo kung bakit ay i-click ang link sa taas. Ilang araw din ang kinailangan namin para makarecover sa pagod. Pero after a week, hinanap ko agad ang kalsada and I felt the urge to go somewhere beautiful. Sabi ko nga dahil magkakaroon tayo ng mga quick rides na tatawagin nating revisits. At ang destination natin ngayon ay ang famous pasyalan, ang Tagaytay. Nabanggit sa akin ni Chief Fireman na maganda pa rin ang view sa bandang Imelda Mansion or sa People's Park in the Sky. Naalala ko ito actually dahil nung maliit pa lang ako ay ipinasyal na kami ng parents ko dito. Kilala pa siya dati na Palace in the Sky. Hindi ko siya masyadong pinapansin ngayon dahil luma na nga siya. Pero dahil na-curious ako how it is today at bakit buhay pa siya, I decided to check it out. Bininti ang malaki. Ang tunay na Taal Volcano Crater ay ito. Sayang ano, mas maganda pa naman tingnan yung maliit. Kaya kung may mga kaibigan kayo na todo pose at ito ang background at feeling nila ay ito ang Taal Volcano, pwede nyo na siya lang i-correct. Pero syempre, pagtawanan nyo na muna. Next view ay sa corner na ito, which is sa Villa Nonita Resort. Merong mga nagpa-park dito sa bandang hapon, kaya maganda kung umaga kayo mag-photo ops dito. Maganda ang kalsada papunta dito at kakaunti pa lang ang mga sasakyan na dumadaan. Pagkalampas ng Tagaytay Highlands ay ang entrance papunta sa People's Park in the Sky. Dahil masyadong maaga, makapal pa ang fog at halos walang makita sa baba. Puno ng souvenir shop sa labas ng entrance ng park. Marami rin naglalako ng mga pasulubong. May naniningil ng 20 pesos as parking fee. ₱20 naman ang entrance fee sa park. Bago ka makarating sa mismong view deck, ay maglalakad ka muna ng ilang metro na puro paakyat. Merong mga pwedeng upahang sasakyan pataas, gaya ng jeep at tricycle. Pero maglakad na lang ako para hindi halatang kulang ako sa exercise. Ting kaalaman. Ang People's Park in the Sky na dating tinatawag na Imelda Mansion ay sinimulang itayo noong 1981. Noong Marcos era, dito sa Mount Gonzales, na pagmamayari ng gobyerno. Dito dapat patutuloyin ang presidente ng Amerika noon na si Ronald Reagan nung bibisita siya noong 1983 sa Pilipinas, kaya ito minadali. Pero hindi ito natapos kaya ito ay na-convert na lang sa isang park, na ngayon ay kilala bilang People's Park in the Sky. Nakarating na din tayo sa taas. Meron din mga kainan dito kaya hindi problema kung abutin kayo ng gutom. May mga cottages din na pwede mong rentahin for 100 pesos. Akalain mong may bayad pa? Ano to, resort? Meron din parang stage area para sa mga performances siguro. Stick tong tuloy na to. Galing no? Tulay siya para sa mga damuhan. Para maiwasan mo lang yung mga damo. Hindi tubig ha, damo. Ayan siya. Tumahan tayo dito para maiwasan natin yung mga damo. Yes! Naiwasan natin yung mga damo. Wala pa lang sa labas ay kita mo na ang kalumaan ng mga structures dito.
Hindi mo akalaing functional na park. Parang arandonado ang dating. Puno ng mga tiyangge sa baba ng mansion. Habang umakyat ay lalo mo makikita ang kalumaan nito. Puro kalawang at lumot. Alam nyo yung mga 90s movies na hideout ng mga sindikato kung saan dinadala ang mga kinidnap nila tapos dinotorture tapos dadating yung mga polis pagtapos na yung laban? Ganun ang pakiramdam. Pero huwag kayo dahil pagdating mo sa tuktok, alam mong mababawi ang pandidiri nyo dahil sa ganda ng view. Hindi pa nga lang ngayon dahil natatakpan ng fog ang paligid. Kaya tips sa mga bibisita, huwag masyado maaga. Or at least, stay up to 9:30 or 10 a.m. Dahil dito mawawala ang hamog. Pababa na sana ako nung nawala ang hamog, kahit umakyat ulit ako. Eto siya ngayon. Eto ang panoramic view ng Tagaytay. And you can even see Taal Lake from here. Ito yung mga view na gusto ko na lang titigan buong umaga. Malaki ang potential niya actually. At sana lalo pang i-develop para maging proper park in the sky. Pwede ka din mag-rent ng binoculars for 20 pesos na pwede mong gamitin for 10 minutes. Meron ding mga kabayo na pwede mong sakyan para magpa-picture for 20 pesos din. Pagkatapos ay inakyat ko din ang Shrine of Our Lady, Mother of Fair Love. Bago ako umalis ng Tagaytay, ay syempre dadaanan muna natin ang Mahogany Market. Hindi kompleto ang biyahe kung walang suhol, pasalubong kay Commander, diba? Masarap pamili ng fruits and vegetables dito dahil sariwa at kadalasan ay mas mura. Dito din mapupuntahan ang mga magkakatabing kainan na ang specialty ay Tagaytay Bulalo. Paboritong pasyalan itong Tagaytay dahil sa maraming dahilan. Relatively, malamig ang panahon dahil mataas na lugar. Maganda ang tanawin. Hindi siya kalayuan sa Manila kumpara sa Baguio. At higit sa lahat, hindi ka mauubusan ng pwedeng pasyalan at kainan. Kung meron pa kayong alam na hindi pa masyadong sikat pero sulit na puntahan dito, ay comment below. Sa susunod na biyahe ay pupuntahan natin ang Cabiang Tunnel, which is the longest subterranean tunnel in the Philippines, which is